Mga bata, alam niyo ba ang kwento ng kasoy? Ang mga alamat ay napakagandang parte ng ating kultura bilang mga Pilipino. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may kakaibang puno na may mga pambihirang bunga, ang puno ng kasoy. Ngunit, nakakatuwa di ba, ang buto ng kasoy ay nasa labas ng prutas. Bakit kaya ganun? Sabi sa alamat, may isang diwata na naakit sa ganda ng puno ng kasoy. Gusto niyang matikman ang prutas, kaya tinanong niya ang puno kung pwede siyang kumuha. Pero ang mahiyain nating puno ay nagatubiling ibigay ito. Ang diwata na may mabuting puso ay naghintay ng naghintay. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, pero wala pa rin kasoy na binigay ang puno. Isang araw, hindi na nakatiis ang diwata at muling tinanong ang puno. Bakit ayaw mong ibigay ang iyong prutas? At sa wakas, naglakas loob ang puno at ibinahagi ang kanyang lihim. Ang butko ay nasa loob ng prutas at nahihiya akong ipakita ito. Naantig ang puso ng diwata sa sinabi ng puno. Gamit ang kanyang mahika, binago niya ang anyo ng kasoy. Ang buto na dati nasa loob ay inilabas niya, kaya ngayon, hindi na nahihiyang ipakita ng puno ang kanyang bunga. Mula noon, ang kasoy naging kakaiba na may butong nasa labas ng prutas. Ang mabait na diwata ay bumalik sa langit, masaya, dahil nakatulong siya sa puno. Mga bata, tandaan natin, sa likod ng bawat prutas na kinakain natin, may mga kwentong nagbibigay kulay sa ating kultura at kasaysayan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na alamat.